Araw mga kabrider. Sandito ulit tayo. Dito sa ating munting manukan backyard natin. Tagal tayong hindi nakapag-upload dahil sa trabaho natin. Ito yung mga sisiyo natin papunta to Pangasinan. Bigyan tayo na ngayon ng probiotics para healthy sila. So shoutout pala sa may-ari nitong limang sisiyo. Boss Coming Farm. Kahit nasa malayo ka, kumuha ka sa akin ng manok. Sa ibang bansa po ang may-ari nito. So kapamilya niya yung magsundo sa Manila, Pangasinan. So, Coming Farm. Ito na yung ano, yung mga sisiyo mo. Hintayin lang ako sa ano, kung kailan ma-ship natin papunta dyan. Yung tatay na yung pambato natin na brood ka, kasi yung isa pinaparecover pa natin sa ano, sa nagkahalak dahil sa mainit tapos ulan. So ganyan talaga. So, hindi pa natin ano pruned kasi sa recovery stage pa. Ito si Lucky. Saka itong dalawa, may tatlong itlog na to sila. Nag-itlog na ulit. Mapulit natin. Sila pa yung nag-itlog sa atin ngayon. Yung apat sa taas, ano, hindi pa nag-itlog. Tumigil pa yung iba. Katatapos lang mag-itlog. So, ito may mga sisiyo tayo dito. Hindi sabay-sabay ito sila kasi ano, hindi sabay-sabay tayo maglagay ng itlog sa incubator. Ito mga kanawayo natin. Sa mga ibigan natin dyan, shoutout sa inyong lahat dyan. Sana lalaki itong maayos po sila. So, Boss Coming Farm. Ito na yung sisi mo. Ito yung apat, Dumpo Cross, Italy. Yung isang kuan, yung isang pulit, Dumpo Cross, Dumpo Kanawayo to. Oh, ito yung tatay niya. Kustag pala to. Manang mana sa tatay. Kaya malaki na. Lagpas isang bulan na to. So mag 2 months to sila ngayong 25. Bilis lang. So style kasi natin sa pagpakain sa kanila, ano? Unleafage, yung parang nagpapakain tayo ng broiler nga hindi natin pinapaubusan yung ano sa pagkain na nila. So balik-balik lang yan sila kung gusto nilang kumain, nandiyan lahat, nandiyan yung mga pagkain nila sa ano, sa pagkain na nila, pagkain sa katubig para mabilis lumaki. Tsaka yung pagkain natin hindi natin tinitipid para madaling ma-develop yung mga balahibo nila. So ito pala yung ano natin, magbigay ako ng probiotic. So para hindi masayang, ihalo ko lang sa ano, ihalo ko sa pagkain nila para makain talaga nila. Tsaka kung hindi nila maubos to, pakainin ko din yung mga maliliit para may ano naman, probiotic sila. Probiotics at saka honey yung lalagay ko dito ngayon. Ganyan kasarap yung pagkain sa mga alaga natin. Dire ko yung ano, hindi ako gumamit ng ano, permit ng ano, yung molasses at saka ano. Ito dire ko lang yung ano, yung yakog. Yun lang gamit ko sa kanya, tsaka honey. Yung hindi, sa isang linggo, isang beses lang ako nagbigay ng yakog. Or mas maganda, twice a week. Maganda na yan. Tsaka naglagay ako ng honey. Laka sila itong kumain sa honey. Ganyan sila ka ano. Gusto nila yung honey. Hindi na ako nahirapan na ano, i-drop sa bibig nila kasi tinutukwa lang nila yung honey. Para ano, hindi na tayo mahirapan sa dampot sa kanila. Ganyan sila ka ano, malakas dumukwa sa ano. Sa honey. Gustong-gusto talaga nila yan na honey. Masarap kasi. Tamis. Isa po dyan sa nakabigay sila ka ng vitamin sa gana sa kamay. At saka shoutout pala sa isang kaibigan natin from Palawan.
Divine Dihusku. Idol, shoutout sa inyo dyan. Lahat ng taga-Palawan, ng mga kaibigan natin dyan. Mga subscriber natin dyan. So, shoutout sa inyo lahat dyan. Sa pamilya mo, shoutout, idol. Divine Dihusku. Tsaga lang, makakuha ka din ng mga ganitong klaseng manok. Tsaga lang. Patuloy lang sa ano. Tsaka sa isang kaibigan natin sa from Cagayan, shoutout sa iyo, sir. Kasi nag-inquire sa atin yun. Tsaka sinusuportahan niya yung anak niya na gustong mag-alaga ng manok. Napakagandang ano yun. Yung mga kabataan natin na ano, matutong mag-farming, mag-alaga ng mga manok, magtanim ng mga gulay. Kasi ang benefits nun, hindi sila mapasama sa ano, sa barkada, bisyo. Kasi kung maglaga sila ng manok, hindi na sila naglalabas palagi. Kasi may time na magpakain ng manok umaga, tsaka kung may lakad sila, babalik talaga yan ng alas 4 o alas 3 para magpakain sa mga manok, maglinis sa kulungan. So napakaganda ano. May mga kabataan na mahilig, sir. Shout out sa inyo. Shout out. Kasi ano, sinuportahan mo yung anak mo. Kasi yung napakaganda sa mga kabataan natin matuto sa farming. Para iwas sa barkada, iwas sa bisyo. Pagpapalahi na lang. So, papakainin din natin yung mga maliliit natin. Para may probiotics na naman sila at vitamin. So, hindi pala ito sila sabay-sabay na pisa. May medyo malaki, may maliit. Kasi mga days, hindi sabay-sabay tayong naglagay siya ng incubator. Kung may itlog, ngayon, halimbawa may itlog tatlo. Lagay ko bukas, may itlog tatlo. Lagay ko din sa incubator. Para hindi ma-stack. So, lahat to, mga kanawayon, anak sa kanawayon natin. Lang yung CCO natin, at least hindi zero, hindi naman zero sa CCO. So maraming salamat sa inyo mga idol. So, shout out sa inyong lahat dyan. At saka mahirap ang panahon ngayon, alagaan pa dyan natin ng ano, mga manok natin kasi mainit tapos biglang ilang magstack talaga tayo ng mga antibiotic para kung may magkasipon. Uy, nahulog pa. Ulo pa yung isa. Buti hindi na, no? Nabalian. Lang yung update ko sa inyo ngayon itong mga alaga natin. Punto lang yung sisyo natin at least. Hindi tayo zero sa mga sisyo. Mayroon. Kahit konti. Nag-itlog naman yung mga hen natin. Shout out lang sa inyong lahat dyan. Sir, coming farm. So, hintayin lang ako sa ano. Kasi sabi sa shipper natin, nabiyahin sila ngayong week na to or baka next week. Hintayin lang ako sa ano mo. Sa napakan pa yung isa. Go signal mo na ipaship na natin. Medyo malaki na, baka hindi na tumagasya sa ano, sa karton. Bilis lang lumaki. Baka magana sila. Hindi na magkasya sa isang, sa dalawang box. Bilis lang lumaki. Lagi nating pinapakain. Yun lang yung ano, hindi talaga ako ma-everyday na kapag upload kasi sa trabaho natin. So yan, pagod na yan. Ito yung mga hen natin, itlog, silaki.